Hello mga tol, ito naman Suzuki EPB naman ang banata natin, yung van. Ayan mga tol, tinanggal natin yung EBS motor. Kasi habang ini-scan natin mga tol, ang lumalabas palagi yung cord na yung pump niya sa EBS. Kaya binunot natin mga tol. Tingnan natin. Let's go. Hindi patanggal. Mau ngapain kau mah? Baik video ini mah. Video video. Ya lah. Ini aku mga tol, Suzuki EPB van. Ito mga tol, titingnan nyo mga tol para makita nyo kung anong sira. Yan, nakababa na ito mga tol. Ibaba natin yung handbrake. Yan, nakababa na yan mga tol, oh. Yan, yun ang problema niya mga tol, yung ABS. Kaya gawin natin at papakita ko sa inyo yung ano ang sira. Ito mga tol, yung unit na ito galing sa Mulabi. Naabutan kasi ito ng baha sa grahe nila. Pumanta yung tubig o lumampas kunti sa flooring ng sasakyan. Kaya itong nasira, yung EBS niya. Ito kung nakita nyo mga tol, may tubig. Kaya kahit anong iris ko doon sa cord, ayaw talaga yung tinuro motor. Ngayon nakadesisyon ako tanggalin yung motor. Kung nakita nyo tubig yan mga tol, pumasok. Lumubog kasi ito sa baha. Naglibil yung tubig sa flooring. Kaya ito naabot. Okay, Gabs. Nakoy gi sino mo picture sa... Kaya ito, bilihan na natin ng bago, mga tol. Waka oras ko lang tayo. Grabe, kinikapitipagtantang din dyan ng natay ni surprise. Ayan, mga tol, oh. Oh, ganito mo pa yung tubig. Yan, oh, tubig, oh. Oh. Yan, mga tol. Yan, oh, oh. Bigbagin sa baha, de, dog mo. Oh, yan mga tol. Tulo yung tubig. Yan mga tol. Yan mga tol, dumating na yung EBS motor natin. Tinitingnan natin, wala namang magkaiba. Halos naman magkapareho sila, yung cylinder number lang ang iba, pero modelo pa rin. Bro, makita ka sa kung anti. Makahilak din dyan eh. Ayaw sa ating mga tanong din dyan at manervyos na. Yan o nga tol, oh. Kung gusto nyong bumili ng parts ng EBS na ganitong mga unit, yan, Suzuki EPB, ito yung part number niya. Mura lang to, 48 pala. Ito ang price anak, naka-convert 10%, mga 48 kapit. 48,000. Naka 10%, ang price anak, 52 plus. 52,900. 52 daw ang ano kuha nila, kaso may 10% na bawas, kaya ganito nang naabot ang late ng presyo. 48. Kaya pagka ganitong may sasakyan kayo, huwag nyong ilangoy sa tubigan ha. Isub-sub nyo lang para makapira din ako, tsaka yung kasa makapira din. No. Para sigurado. Hindi, biro lang. Huwag nyong kuhan sa tubigan. Iwas nyo sa tubig dahil yung nilalagyan kasi nito nakapatong lang sa chassis. Tapos pag maabot ng tubig, sigurado talagang mapasok. Lalo na pag ma-standby. Sa mga ganito, na-standby kasi to. Kaya buti kung tatakbo lang, walang problema.
Kung medyo mababad na sa tubig, sigurado talaga papasukin. Kasi hindi naman to waterproof eh. Kahit may uring yan sa loob, talagang sisirain. Yan mga tol, kabit natin. Ilan na siya primero? Agapon naman primero ano? Yan, hintayin natin yung ano natin. Yung scanner para burahin. Sana matanggal natin 'to. Yan. Dati nag-kuha nandiyan, hindi nagbi-blink. Kaya kailangan natin ipa gano. Tingnan natin sa mga ganito mga tol para solve. Okay, kalas oh. Yan. Okay, salamat, praise the Lord. Thank you, Lord. Hey! Yan mga tol, oh. No fault code. Balik tayo sa uno, ready natin para sure na sure para hindi na iyak yung mayari dahil ang presyo nito is 52,000. Ngayon na 52,900 nabawasan ng 10%. Kaya naging 40 plus na lang. Ayun, tingnan natin. Oh, yan, 'yun ang dating error niya mga tol sa ABS. Yung dito naka-standby lang palagi sa dashboard. Ayun, okay na 'yan mga tol. Wala na, hindi na lalagnatin yung may-ari nito. I-upload din lagi para solve na solve. No problem. Start tayo. Yung ah, marunong touchscreen mo sing solve na yung ABS, wala na, handbrake na naman tayo. Yo, nadali oh, tingnan mo. Okay. Handbrake na lang. Nagulang tagiya. Thank you. Solve na. Oh. Yan mga tol, na solve na natin yung problema ng sasakyan mga tol. At salamat sa inyong panonood at God bless inyong lahat. Huwag niyong kalimutan mag-follow at saka mag-subscribe sa maliit natin channel mga tol. Itong video mga tol at nakatulong sa inyo kahit na maliit na bagay na i-share ko sa inyo na yambag at huwag niyong kalimutan mga tol at maka-share sa video natin at God bless inyong lahat at bye-bye.